Alright, what's up guys? Alas Vlog. Okay, ngayon ay mag-reaction tayo dito sa Marcos Gold. Okay? Na kapag hindi daw na-claim, ay posibleng mawala or magamit sa ibang pundo. Okay, ngayon naman ay ating tatalakayin ang about sa mga history ng Marcos Gold. Umpisa na natin. Alright. Okay, pasok. Kamusta po mga kaibigan? Ang Pilipinas ang pinakamayaman sa buong mundo. Ayan, okay. Pinakamayaman daw sa buong mundo. Ayon sa vlog ni RG Pax. Dahil ito sa mga gintong nakadeposit sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga gintong ito ay nakadeposit sa 172 banks. Okay, maririnig nyo dito ay 172 bank nakadeposit. Yung mga gold ng Marcos. Marcos F. Ibig sabihin ay si Marcos, Ferdinand Marcos. Gold niya ito. Oh, continue. At ang bank account na ito ay may code name na TVM LSM 666. Ah! Akala ko, arinig ko, BBM eh. Ah, yung pala ay TBM. Ano ibig sabihin niyan? LSM 666. Contain 1.715 metric ton. Oh my God, anak ni Janice. Sirio Marimar, Pulgoso. 1.715. Grabe naman, ang bigat nun. Ha? Tinuladang na ito. Tinuladang gold na ito. Okay? Continue. Ang bank account na ito ay naglalaman ng 1,715,000 metric tons of gold. Wow! Yan ang ating tatalakayin sa video na ito. Talaga naman. Ngunit bago yan, mga kaibigan, kung bago ka lang sa channel na ito, inaanyayahan kitang mag-subscribe at sama mo na rin ang bell icon para dito. Ayun, mag-subscribe na kayo sa channel ko, okay? React lang sa mga next video natin. Alam niyo ba na ang account na ito na TVM LSM 666 ang tanging may access lang sa account na ito ay ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ay, grabe. Grabe ito. Ibig sabihin, paano yan? Ferdinand Marcos dead na. Paano yan makukuha? Ay grabe, sobrang yaman nga pala talaga ng Pilipinas pag mga ganitong karaming gold. Sobra na nangyayari. Continue. Kung paano yan nangyari, yan ang ating pag-uusapan. Oh. Simulan natin noong 1949. Nako, 1949 pa ito, napag-usapan na ito. Talagang itong Marcos Gold hanggang ngayon talagang nagte-trending, ha? Ano ba talaga ang tunay na nangyari? Makukuha pa ba yan? Ni Father Jose Antonio Diaz at ang abogado ng Tagayan Taliano na Royal Family ng Pilipinas, ang abogado nito ay si Ferdinand E. Marcos. Ah, ibig sabihin si Ferdinand E. Marcos ay attorney. Okay? Noong araw. Eh, bakit napunta dyan ang gold? Ang pagbabalik ng 600... Ay, sobrang daming gold. Grabe ito. Grabe talaga. 100,000 metric tons of gold na pinahiram ng Taliano clan sa Vatican. Ay! At nang maibalik na sa Pilipinas ng ligtas ang 600,000 metric tons of gold bilang kabayaran sa serbisyo ni Jose Antonio Diaz at ng abogadong si Ferdinand Marcos. Ay grabe, sobra. Sobra na ito. Inikensyal ito eh. Ng Taliano family ng 30% ng 600,000 metric tons of gold. Sobra, hindi ko na maintindihan ang mga ganitong gold. Panahon pa yata itong mga Yamashita treasure. Hindi na maintindihan. Okay, commercial muna. Tahong ni Carla. Taong ni Carla. Hindi, maka-move on dito. Continue natin itong gold. At silang dalawa ay nakakuha ng may kabuuan na 192,000 metric tons of gold. Ang 400,000 metric tons of gold naman ay inilagay sa pangangalaga ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ay, grabe pala ang gold dito sa Bangko Sentral na ito. Ibig sabihin, nandiyan ang gold na ni Marcos. Ha? Wow! Wow na wow! Talaga naman. O, continue. Dinipositu naman nila Marcos at Diaz ang 192,000 metric tons of gold
sa isang bangko Switzerland. Sa Switzerland. Ay, sobra. Hindi na makuha yan. Pag naka-deposit na sa Switzerland, kailangan magkakuha lang yan talagang yung mismong nag-deposit. Yung mga pamana, mahirap yan. Okay. Continue pa natin. Noong 1974, si Padre Jose Antonio Diaz ay namatay. Yan ah. Kaya ang bank account sa Switzerland ay naging pagmamayari ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ay, ganun. Diyos mio, Ginoo. Ibig sabihin, pag dalawa kayong nag-deposit sa Switzerland ng kayamanan, pag na-dead na yung isa, mapupunta sa isa. Ganun ba yun? Continue natin. Kaya si Ferdinand Marcos ang pinakamayaman sa buong Pilipinas. Sobra talagang yaman ito. Matalino pa ito. Mga Marcos, matalino ito eh. Paano nga makukuha ito? Dead na si Ferdinand Marcos. Baka sa mga anak. Okay? Yung nakatagong lihim na anak. Baka yan makakuha ng mga gold. Continue pa natin. Makalipas ang ilang taon at dekada, may mga lumabas na mga whistleblower, expose at mga vlog tungkol sa katotohanan ng mga gintong ito. Ayon sa mga expose, si Father Jose Antonio Diaz at si Jose Rizal ay iisa lang. Ay! Tsubra! Ibig sabihin si Ferdinand Marcos at si Jose Rizal ay magkatropa nung araw. Parang magulo ito ah. At si Jose Rizal ay anak ni Prisulian Macleod Taliano. Ay, grob, sobra. Medyo magulo, mag-complete. Kasi nga si Jose Rizal, matagal na yan. Iba naman Ferdinand Marcos, medyo bata-bata pa siguro. Ayon sa history, kung pag-aralan mo. Mga vlog na ito, hindi naman maintindihan kung may katotohanan. Medyo nagdududa tayo dito, ha? Marcos Gold, kapag hindi na-claim, posibleng magamit sa pondo sa ganyan-ganyan. Ganon-ganon. Okay, kung may totoo man ito, na may gold pa na nakatago si Ferdinand Marcos, balang siya sa buhay nila. Okay, komersyal muna! Komersyal! Komersyal! Tahong ni Carla! Grabe ito, mga kabataan ngayon. Balibasa lockdown, oh. Ayan, wala pasok. Dali! Ikot-ikot! Amay! Sobra! Wow! Grabe na itong taong ni Carlo na ito. Hindi makamumupon dito yung mga foreign there, ha? Lagi nilang pinapanood. Alright! Kaunting reaction lang ito about dito sa Marcos Gold. Kapag hindi na-claim, ay posibleng magamit sa mga ganitong bagay at ganyang-ganyang bagay. Alright? Maikling update lang ito about dito kay Ferdinand Marcos. Alright? Thank you! Bye-bye! Subscribe! Don't forget, comment!